Pinababasura sa DOJ ng negosyanteng idinadawit sa pagpatay kay Enzo Pastor ang mga reklamong kriminal laban sa kanya. Sa preliminary investigation ng kaso, bigo pa rin magpakita ang misis ng international race car driver na si Dalia. Ibandila mo ina reformina. Tahimik sa labas ng opisina ng piskal sa DOJ ang ama ni Enzo Pastor na si Tomas. Habang nasa loob ang umano'y isa sa utak ng pagpatay kay Enzo, ang negosyanteng si Sandy de Guzman para panumpaan ang kanyang kontrasalaysay sa reklamong murder at frustrated murder. Ngayon lang sila nagkita magmula nang mangyari ang krimen. I just cannot stand being in the same room with him, of course. It's hard to see him in person na gano'n, no? Kanyang kontrasalaysay, pinababasura ni De Guzman ang kaso dahil wala umanong ebidensya laban sa kanya. At binawi na ni PO2 Edgar Angel ang umano'y gunman, ang salaysay na nagturo sa kanya at sa misis ni Enzo na si Dalia bilang utak sa krimen. Ayon kay De Guzman, walang napatunayan ang CCTV footage ng umano'y entrapment operation ng mga pulis noong Agosto 26 kung saan iniabot niya di umano ang 50,000 na bonus kay Angel para sa pagpatay kay Enzo. Pero gate ng kampo ng mga pastor, mahinang depensa ang mga ito. He denied it, pero maraming ibang bagay na hindi niya dininay. Hindi naman sumipot si Dalia at imbes na magsumite ng counter affidavit, naghain lang ang abogado niya ng memorandum na kinwestiyon ng ilang teknikalidad gaya ng umano'y maling paghahain ng reklamo. Ikinadismaya ito ng mga magulang ni Enzo. Flight means guilt. So, alam ko namang guilty talaga. So, eh ngayon, kung ano-ano pang lusot ang ginagawa nila, magbibigay ng kung ano na hindi counter affidavit, ano yun? Talagang nanloloko talaga na. Hindi nagbigay ng pahayag si De Guzman. Kakapiraso lang din ang sinabi ng abogado niya. He complied with is required under the rules of preliminary investigation. Sa November 10 ang susunod na pagdinig. Wala nang pagkakataon si Dalia na maghain ng depensa dahil napaso na ang palugit na ibinigay ng DOJ. Ina Reformina, ABS-CBN News.